So, mabalik tayo sa ating game number 1 best of 3 series. Napakilala na natin yan, pero pakilala uli natin sa Onic Indonesia sa red side. Santiago para sa YSS, anti-mage naman dito sa Thams. Razzy for the Kufra, Drian for the Cyclops, and Sasa para sa kanyang show. So, Wreck Fantasy main, Trini para sa isang Yuzong, Dong para sa isang Lien, T-Max for the Katakasha, Hyde naman for the Farsa, and Rue yung Green para sa isang Joehead. Pero ibang rotation nata yung nakikita natin ngayon kasi silipin natin yung top lane. Mukhang hinaharas na ata si Yuzong natin doon, Direk. Medyo ano lang. Nagkakaaway lang ng bagya, pero hindi naman mag-engage siya agad to a teamfight na parang magkakaroon agad ng patayan dito. Pero VEC Fantasy main, trying to secure this blue buff. Nakuha na pa sila ng red buff doon, mga kaibigan ni Santiago. So nagiging mahirap nga to for the team VEC Fantasy main kasi kailangan din ng isang Ling yung red buff. Plus, kailangan niya mag-level 4 agad para ma-maximize na yung Tempest of Blades niya. Tama yun, Kuya Herb, pero... Mukhang hado pa sa ngayon ng ating Link kasi makikita natin naka-level 4 na agad yung ating YSS. So kapag ganito yung situation, anytime pwede nang mag-start ng clash yung Onic Ind. Pero naku, mukhang doon sa main top lane ay naapagkaisahan na ata si Trini doon. Yun nga sinasabi sa hula, first blood in favor dito agad sa Onic Indonesia. Nagiging maganda to kasi level 5 na si Santiago. And yung Ling, hindi niya nakapag-level 4 agad or hindi niya na-maximize yung pagka-level 4 niya. Kasi nga, nag-gap siya eh. Nakuha na siya ng red buff. Then si Santiago dito, level 4 agad. Siyempre, alam niya na yung oras eh. Nung labas nung ganito, yung labas siyang ganyan, naorasan niya or nabilangan niya na talaga, mga kaibigan. So, ginagawa na Onic Indonesia ngayon, may na-maximize halos lahat ng points na pwede. And, ang laki nung space ni Santiago na makakuha ng another objective, which is this middle turret. Yes, pero nako, doon sa may middle lane natin, nag-ultimate si ating T-Max doon. Pero doon naihagis si Joehead. Wave the Dragon na ibigay dito ni Paring Sasa, pero Junpu lang para makatakas nga ba siya, pero I think... Ano na yon, nagbigay na siya ng ng sariling huling mensahe niya sa mga kaibigan niya. Mamamatay din ako, mapapatay ako kaysa dubibe kayo. Yes. So, nakikita natin napaka-aggressive, napaganda ng ginagawa ng Onic Indonesia dito. So, tingnan natin kung paano makakabawi knowing na umaangat yung ating Zans dito compare sa isang Ling. Tsaka meron silang marksman. So, marksman is still a marksman. And yes, nandun naman nandun yung pangontra nila for the marksman, nandun si Ling. Pero, tega lang, unstoppable force na bigyan pa nga rin dito. Here comes the Dragon Team. Papasukin nga ba yung tatlo? And for this, I think, Onic Indonesia, sisecure na nga ba nila? Or mahirap, wala silang retribution May retry pa dito yung isa . Pero, yun nga, mukhang malabong makuha ng fantasy menu na yun. Way of the Dragon! Nasandwich siya dun, oh. Oh, medyo naririnig natin sila. Direk, mumute ka muna to, ha? Naririnig natin sila, Sina Kuya Sus, ata. Pero, silipin natin yung middle lane. Magkakakita si Zans. Ito siya sa nakita ko talaga when it comes to YSS hero. Isa siya sa magaling talagang masasabi kong naglaro or naipakita dito. Pero, nako, basag na yung mid lane, ang pinaka-importanting linya or turret dito sa Mobile Legends. Kasi ma-maximize nila yung blue buff, which is maagawan nila agad si Broly. Pag walang blue buff yung Ling, mahihirapan sila. And speaking of, nakuha na yung blue buff dito, mga kaibigan Drian. Nagbibigay pa rin ng mga onting sagong damage sa kanya. Pero I think, for the team VEC Fantasy main, kuhanin nila yung blue buff dun sa bottom side. Kasi, kailangan ng blue buff ng isang... Uy, teka lang, wave the dragon naman. Doon sa top lane si Drian, naka-ready din. Siguradong patay, mga kaibigan. Nagmala dragon, lilipat ng kabilang mapa. Pero tingnan natin kung mapapatay nga ba siya doon. Nag-stay na lang doon. And ayun, nakakapit, mamamatay. Oh, hindi, na-dodge. Pa yun? Pero nako, hindi pa rin daw tapos yung laban, sabi ng Onic dito. Kuha ng objectives, basag ang top lane. And eto na, mukhang paparating pa ata si Razzy. Parang hindi pumasok yung pure damage doon ng nung Drian. Hindi inabot. Inabot yung walang damage. Pero hindi damage. Walang damage. Pero ako yung haras ng Onic doon sa middle lane, Kuya Herb. Grabe, pinapasok doon sa may kabilang tore pa. Kaya yung position... Positioning ng Onic Ind ngayon is makikita talaga or ang laki ng vision nung team nila. And na ma-maximize nila yung ganung pagkakataon.
nabasag na kasi yung middle turret kasi yun yung pinaka ano eh, kasi syempre kailangan ng ano blue buff ni ano ni Broly. Pag wala siyang blue buff, mahirapan siya. Speaking of walang blue buff eh, ngayon wala pa siya nahawakan ang blue buff, tapos yung bottom lane tuloy-tuloy pa din yung pressure nasa kanila na ngayon, tapos kukuhanin pa yung Cryo Turtle for the second time, third time around, di ba? Hirapan. Tapos ayun na, gaya na sinabi ko, nakuha na yung turtle doon, pero naku dito sa may bottom lane ha. Ang grabe pagiging aggressive, yung pressure na ginagawa ng Onic Ind, knowing na si Tini na lang yung natitira, tina natin kung hahabulin pa. Oops, naku, pinasok pa rin si Kuya Rasi doon, no? Ayun na nga, ejector para sa kanya. And I think Tempest of Blades na ilapag dito sa dalawang players, pero here comes Sanjago. Magbibigay rin naman ng damage. Sasha na sa back lanes. Nakapoy of the Dragon na ibigay para mapatay yung isa. Pero Drian medyo nag-a-advance nga naman laban sa tatlong players. Superhero landing para sa kanila. Pero tingnan natin kung mapapatay pa nga ba yung dalawa dito. Nakapaglapag ng ano dito ng anong tawag diyan? Revitalize. So, nakapaglapag ng revitalize para mabuhay doon. SOV, FM, T-Max. Doing a great job para at least mabuhay yung mga tropa niya. Kaso ang problema, nababasa sila ng other objectives. Yes, saka gustuhan kasing pumalaga ng Fantasy Main sa Clash against Onic Ind. Napapabayaan nila yung top lane as well as the middle lane. Yun yung nagbubukas sa isang times. Knowing na 8 minutes pa lang yung game time natin, though nakakahabol sa kills, pero when it comes to objectives, talagang nakuha agad ng Onic Ind. It's because of dahil ilang beses rin kasi talagang nakuha na ng resources etong Beck Fantasy Main. Oh, though lalo na kapag ganito yung lineup mo, which is si Ling, hindi siya makasure kill. Dapat siya yung makikita natin more on sa early game. Mm-hmm. Kaso hindi yon na pull off ng Fantasy Main. Tingin mo bakit? Kasi yung pressure din kasi na ginawa ng Onic Ind sa early game pa lang. I'm not sure kasi din dahil baka sa connection. Hindi na natin alam. Pero kasi, di ba nga yung early game may mirror na nangyari. At the same time, kapag kapapalag, andyan si Dian. Mm-hmm. Doon andyan din si Rasi. So parang nahihirapan ngayon yung Ling kung paano siya papasok. No, siguro kasi yung bouncing ball yung pangontra rin sa kanya and si Trian magiging medyo mahirap din kung sakali mang papasok siya and mabigay niya yung Tempest of Blades niya. Wala na siyang ibang skill na pwede pang ipang-dodge dun sa kaya ibigay na damage ng Onic Indonesia. So dahil doon nagiging effective talaga yung pick nila ng isang Cyclops plus meron pang YSS na hindi nila masyadong napapansin plus the Cho and the Thams. So recommend ko to talagang mga tropa natin sa Onic Indonesia, talagang bigayan yung binibigay nila dito, madikdikan kung baga, pero ejector na ibigay doon kay Rasi, mukhang lalabanan na tatlong players, pero medyo mahirap yan kasi pag naubos sila dyan, yung Sanctuary Lord nandito sa mid lane, na talaga namang pwedeng basagin o pwedeng kumuha ng ibang objectives, tapos hindi na nakakahawak ng objective si Lin. Hawak na ni Cyclops, hawak na rin ni YSS, tapos ito paparating yung Lord natin sa middle lane. Kita mo sa Kuya Rasi natin. Ay, sayaw. Oh, pero teka lang, ejector man ang kanilang naibigay. Basag nga ba ang middle turret? Yes, sir. Pero dito, eto na yung dragon. Lalaban kay Sanjago. Nakapulos na lang din naman. Pero hindi pa rin nila natatanggalan. Ang Sanctuary Lord dito, nakap naman pero walang tinamaan. Pero papasok lang din. Nakap din si Parim Tini dito. Pero hindi na nga lang din mangyayari yung mga bagay-bagay na gusto nila. Apat ang natitira dito sa VEC Fantasy Main. Laban sa apat din na players dito. So tingnan natin kung sino nga ba ang susuko. Sino nga ba ang makakakuha ng kampiyon nato dito sa ating game number 1. Doon sa mga bagong pasok, game number 1 pa lang yan, pero superhero landing na ibigay agad. Feather airstrike naman para kay Hyde. Tignan natin dito, mukhang si Sasa kumukuha lamang ang tamang objective doon, na pero si Broly talaga namang nasaktan dun sa damage ni Sanjago, and that one Cho killing the Johead, and balik na naman sa apat ang maglalaro dito for the VEC Fantasy Main. Talagang bakbakan na bakbakan. Lima ang buhay dito sa Onic Indonesia, so anytime talaga pwede nilang tapusin to, agre to. Kung gugustuhin talaga nila knowing na yung minions, naku talagang ayos na. Si T-Max ay talaga namang patay. Revitalize ay nalapag na rin naman dito. Pero tingnan natin kung papasok nga ba si Ling. Merong Kufra and merong Cho na nag-aabang sa kanya na every single time na natapos yung Tempest of Blades niya, pwede siyang Way of the Dragon para ma-ialis siya dun sa mapa. So I think Onic Indonesia, paanhin lang nila yung mga minions kasi yung top lane na lang naman yung nagiging problema nila dito. Ikat na lang nila yung mga minions, kuhanin muna sila ng objective. After nun, kung mabuhay yung Sanctuary Lord, kuhanin nila uli
pagkatapos pag nakuha nila yon, it's a GG na yon for VEC Fantasy Main. Depende ah, pero kasi sa akin hindi naging effective yung ano, link pick ng VEC Fantasy Main ngayon. More on Onic Indonesia yung na, nakaka-maximize ng lahat ng bagay. Wala pa sila na pupush oh. Wala pa talaga kahit isa. Tapos ito, pagbaba ng waves ng Onic Indo dito, pwede na rin basagin yung ano eh, yung top lane. So, all they have to do kasi, parang for me talaga ang hirap. Ang hirap pa paano yung gagawin ng Fantasy Main kasi knowing na ang pwede nga maging against lang doon sa Onic Indo is yung Feather Airstrike ni Farsa. Pero makakalimutan natin yung ano. Akat lang kita, Mi. Pero kasi mukhang magkakaroon na ulit ng clash. Pakalawang clash. Tumitingin pa sana ako sa item. Pero tingnan natin dito kung mabibigyan si Tini. Na, ayun na nga. Nabigyan ng isang malupet. Pero si Auntie Mitch nasa loob. Mga kaibigan, nakaisa na. Ang tropa ng Onic Indonesia. Ejector naman dito para kay Auntie Mitch. Mukhang mapapatay pa nga siya dito. Pero eto na nga. Si Rasi. Tempest of Blade. Nightcut ng isang link. Talaga namang bakbakan. Kung bakbakan. Pero wala pa rin napapatay. Dalawa na yung napatay sa VEC Fantasy Main. Pero wala pa rin napapatay sa Onic Indonesia. Pero this is the right time for Onic Indonesia na tapusin ang ating game number 1 kasi eto na nga mga kaibigan ng Kufra na magbabouncing ball at magtatower lock na lang yung tropa ng Onic Indonesia dito at nabigyan wave the dragon naman para sa lingat, siguradong papatay. Eto na, inugot na yung ano, inugot na yung espada ni Santiago, talagang lalaban na siya dito. Nako po, 4-4-1-3-8-3. Oh, this is it, pansit mga kaibigan para sa ating game number 1. Congratulations to Onic Indonesia.